Hello everyone, good evening at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Mga Tabercats, no? Huwag niyo pong kakalimutan, today is November 16, 2020. Okay, November 16 na po, mga Tabercats. At marami pong nangyari nitong weekend. Also, huwag niyo pong kakalimutan din, mga Tabercats, suportahan ang ating featured business partner for today. Okay? Ayan, si CNL Garden. Okay, mga Tabercats, no? Kung mapapansin nyo, mayroon akong halaman dito sa likuran. Mapakita ko sa inyo, wait lang ha. Yan, itong halaman na to, snake plant na to, mga Tabercats. Marami pa ako niyan sa baba. Tapos meron pa mga ibang halaman sa baba na ano, sa labas ng studio ko, na ano, na mga halaman din. Dito ko po 'yan binili, mga Tabercats, kay CNL Garden. Okay? Diyan ko po 'yan binili. Ay, mali. Ayan. So taga-Tanawan po ito, si CNL Garden, nagde-deliver po sila ng mga halaman. So 613 people daw ang naka-follow. Mga Tabercats, kung gusto niyo ng halaman, kung kayo yung mga plantito, plantita, ayan, paki-tawagan po si CNL Garden sa 0930357-7637. Okay? Meron po siyang meron din po yung number sa baba, ah. So kung mga plantito, plantita kayo, ayan, si CNL Garden po. Suportahan po natin ang kanilang business, small business. Okay? So mga Tabercats, eto na. Five typhoons in a road test for Duterte. Sabi ni Ana Malindog Uy. Isa siyang contributor sa The ASEAN Post. Pilipina siya. Pero ito yung sinabi niya. Based on reports from the NDRRMC, it can be deduced that the combined magnitude of casualties of typhoons Rolly and Ulysses kumpara kay Ondoy at Haiyan o kay Yolanda ay much lower, mas mababa yung laki ng casualties. Ibig po sabihin dito mga namatay, ha, hindi po dito ibig sabihin yung mga nasirang mga gamit, mga bahay, mga negosyo na nawala, agriculture, hindi po yan kasama, casualty. Ibig sabihin mga binawian ng buhay dahil sa sakuna. For instance, Typhoon Rolly incurred casualties of 25 deaths, 399 injured, and 6 missing persons. While Ulysses, as of 14th of November, has a death toll of 37, 22 persons injured, and 15 missing people. Ito na, kinumpara na niya kay Ondoy tsaka kay Yolanda. Ondoy, on the other hand, had a death toll of around 464. See, mali pa pala ako ng numero kanina. Alam ko, mga 260-something lang. 464 namatay. Isang bagyo to, ha, kay Ondoy. 529 injured and 37 missing persons. Yolanda, 6,300 plus. Okay, kasi marami pa raw hindi nare-report. 28,688 injured and 1,062 missing persons. Diba? Mga Tabercats, tatlong bagyo to. Itong dumaan. Tatlong sakuna na lang ang gamitin po natin. Tatlong sakuna. Binilangan natin kanina, 109 lang eh. Casualties. The deaths. Wala pa sa kalahati ni Yolanda. Wala pa nga sa 1/4 eh. Ni Yolanda. Ito sabi, aftermath of Typhoon Ulysses, as of Saturday, affected, ito ha, total of 285,978 families ang naapektuhan. Yan po, kung gagawin po natin per person, no? Per person po niyan is 1 million silang lahat total. 1 million plus total. Napakarami. Pero mga Tabercats, out of that many people, sa dinami-dami po ng tao na yan, ilan lang ang namatay? Ilan lang ang binawian ng buhay? Ilan lang ang nasaktan? Mga Tabercats, yung bahay, lupa, agriculture, mga naibabalik yan, naiano yan, okay lang yan. Of course, masakit, pero nare-recover. Ang buhay ng tao, hindi isa lang yan. Pag nawala ang isang tao na yan, wala na yan forever. So,
okay pa rin kahit na ito, ito yung report. Ito yung sinabi ng reporter ng The ASEAN Post. The relatively very low casualties in the aftermath of Typhoon Ulysses can be attributed to the relatively high level of proactiveness and preparedness of all concerned agencies according to concerned government officials. Yung baba ng casualties ay pwede nating sabihin na sanhi nito ay dahil sa kahandaan ng ating gobyerno para masolusyonan o para mabawasan ang maibibigay na damage ng mga sakunang to. Globe, be nice daw. Nagso-slow eh, no? But anyway, tuloy lang tayo. Before the onslaught of Ulysses, Defense Secretary Lorenzana said NDRRMC and the OCD were already on alert, as well as regional offices in areas that were affected by the typhoon. Oh, Lenny Robredo, painggan nyo to ha. Painggan nyo itong mga numero na to. Pupuntahan ko yung response. Nung kay Ulysses pa lang, mga Tabergas, antindi nito. 25,000 officers ng PNP ang dineploy nila. 25,000, mga Tabergas, napakaraming pulis nun. Nakadeploy kay Ulysses. 1,000 ang nakadeploy sa mga evacuation center. Additional 994 uniformed personnel nakadeploy sa pagmanage ng evacuation centers. Maraming salamat po sa inyong serbisyo sa mga kapulisan natin dyan. Maraming salamat po. Lalo na dito sa mga nagresponde sa Cagayan. Maraming salamat po sa serbisyo nyo. Hindi namin kayo nakakalimutan. Yung mga maayos lang ha, yung mga tiwali dyan, malis na kayo. Okay? Anong naging resulta nito ng 25,000 na nasa on the ground, kumbaga? 104,000 individuals ang na-rescue. 2,123 na mga bata at matatanda ang na-rescue. Thank you very much sa ating kapulisan. Coast Guard, Biyernes pa lang nando na sila. The Philippine Coast Guard had already deployed a total of 89 teams composed of 522 personnel. Napakarami nito. Coast Guard with 10 rubber boats, 6 aluminum boats, 11 multi-purpose vehicles, and 3 trucks. The Philippine Coast Guard also responded to the evacuation and rescue operations in Metro Manila, Rizal, and Cavite. Maraming pong salamat sa ating Philippine Coast Guard. Saludo po kami sa inyo. Kung meron po nakakapanood nito sa kapulisan natin, sa mga hubong sandatahan, maraming pong salamat sa inyo pong tulong. Ito, AFP naman. The Armed Forces of the Philippines is currently assisting, doon pa rin sila hanggang ngayon, in the clearing operations of roads and bridges, debris, and landslides. It is also assisting other agencies and LGUs in their response and relief operations. The AFP also conducted search and rescue and evacuations as of November 13. The AFP was able to rescue 138,272 individuals. DPWH, nandun din. Kakasabi lang ni Jeffrey Cudillo, meron pong namatay na 5. Pero nandun din po sila. Nag-deploy po sila ng 483 equipment at 2,943 na personnel. Meron pa, iba pa to. Oh. Hiwalay pa yun sa Cagayan. Oh. 3,376 na personnel ang dineploy sa Cagayan. Galing sa AFP, PNP, BFP, Bureau of Fire Protection at PCG. Ano na? Mga taga-Ateneo, mga taga-UP, nasaan dyan ang criminal negligence? Pakihanap naman oh, baka kasi hindi ko lang nababasa. Nag-deploy sila ng mga rubber boats, 2 bus, isang 12-wheeler na boom truck. Boom truck yung merong pang yung pang hook. 3 gensets, 64 drums ng gas. Oh, napakarami. May helicopter pa oh, para sa Region 2.
C-130, nagdala sila ng C-130 doon para magdala din ng mga ibang gamit. Naglabas ba ng budget? Naglabas ba ng budget ang ano, ang ating mga ahensya? Naglabas mga Tabber Gods. 14 million nung Sabado. Was for the DSWD, 13 million. Okay, tapos naglabas din ng 466,000 para sa mga LGU. DSWD, merong 1.4 billion na nakatabi para dito sa standby funds. So, nasaan ang criminal negligence dito kung naglalabas naman ng suporta? Naglalabas ng budget, naglalabas ng tulong, naglalabas ng ating pasundaluhan. Partida, sabi nga ni Sky, partida pa, like sila kasi walang foreign aid. Partida pa mga Tabber Gods, walang foreign aid yan. Ha? Pilipinas lang yan. Wala pa yung USAID, wala pa yung JICA, OSAID, wala pa. Conclusion, sabi ng writer na to. No? Based on observation, the national government in cooperation with LGUs and the private sector including non-government organizations seems to have been ready, prompt, and prepared in responding to the aftermath of Typhoon Ulysses. Sinong nagsabi niyan mga Tabber Gods? Si Ana Rosario Malindog Uy, professor ng Polsci, International Relations, Relations Development Studies, European Studies, Sea and China Studies. Nag-work siya sa ADB, Asian Development Bank. At iba pang local at international consultant na NGO. Siya ang current president ng TP, Teleperformance. Okay, so siya po ang nag-contribute niyan. So mga taga Ateneo, mga taga UP, nasaan ang criminal negligence na pinagsasasabi niyo? Good morning, Asia Merrick. Nasaan ang criminal negligence? Pakinggan natin yung sinabi dito ni ano. Ni of course, meron pa ring masasabi si Lenny Baldado. Pakinggan natin lahat ng sabay-sabay kasi nakikita ko sa inyo. Okay, pakinggan natin yung sinabi. Siyempre hindi siya kontento, 'di ba? Hindi siya kontento, hindi siya maligaya diyan. So ito nga sabihin ni Lenny Robredo. Tingnan niyo. There are calls by some sectors to actually investigate how the National Irrigation Administration managed the release of water from the dams. Do you agree that there should be an investigation on the manner, the method, and the timing? Because the UP Resilience Center, Mahar Lagmay himself, said that if it was released 5 days before, perhaps the rivers would have been able to withstand the release of the water. It's about the amount essentially and the timing of the release. Is an investigation necessary, Vice President? Ako, it is very necessary, Karen, to prevent it from happening again. Kasi gaya na sinasabi ko kanina, sunod-sunod yung ulan kasi hindi na determine kung ano yung magiging epekto considering na saturated na yung lupa. Pakinggan nyo kung sino yung kausap niya. Ko sa kanila, Karen, kahapon. Yung boss. Kanila. Meron bang existing na estimate? Kung halimbawa, one gate yung bubuksan, alin yung may in danger of flooding? Kung three gates yung bubuksan, alin? At least yung kausap ko, hindi niya alam. Yung mga, sino kausap mo? Some of the city councilors I was with. Mm-mm. Si mga Tabber Gods, tinan nyo yung katangahan talaga dito ni Lenny Robredo. Ang kausap niya, mga city councilor, mga konsehal. Okay? Bakit hindi niya kausapin yung nagmamanage nung dam, ng Magat Dam? Gusto niyang malaman kung meron bang this procedure o meron bang protocol. Okay? Meron bang protocol ang paglabas ng tubig sa dam? Hindi ba mga Tabber Gods? Logic will dictate. Ang lohika natin ang magsasabi kung kanino ka magtatanong ay doon sa nagmamanage ng dam. Doon sa humahawak ng dam, hindi ba? Hindi ka magtatanong sa city councilor. Anong malay ng mga city councilor dyan? Tingnan nyo mga Tabber Gods ha. Painggan nyo sasabihin ni Lenny Robredo. Parang they were not aware if there was such an estimate. Pero see? Anong malay ng city councilor dyan? Eh, tanga ka pala, Lenny Robredo. Nabubulol ako. Lenny Boldedo.
kung di ka pa naman ob-ob na tunay, bakit mo tatanungin ang city councilor kung alam nila kung ano ang tolerance ng dam? Hindi mo itatanong yan sa city councilor. Itanong mo yan sa nagmamanage ng dam. Hindi ba? Logic, mga Tabercats, common sense will dictate that. Common sense will dictate that. Tingnan niyo mga Tabercats ha. Sinugundahan pa ni Tony Lichon, kaya to tinanggal eh. Dilawan kasi mag-isip to si Lichon eh. Oh, si Tony Lichon, kaya to tinanggal ng IATF. Oh, agree siya kay Lenny. Agree siya kay Lenny. Isko, kung politika lang to, kaya siya na. Anyway. Huwag na daw. Pero tingnan nyo mga Tower Gods ha. Okay, mamaya na yan. Ito na muna. Anong sinabi ng NIA o National Irrigation Administration? Sila ang naghahawak ng Magat Dam. Oh. Nag-discharge protocol na raw sila 2 days bago pa bumagsak sa lupa, bago pa nag-landfall si Ulysses. 2 araw bago bumagsak sa lupa o bago tumapak ng lupa si Ulysses, and nag-discharge na sila ng tubig sa Magat Dam. Tingnan nyo yung kaob-oban talaga ni Lenny Robredo. Bakit ang tatanungin mo yung city councilor? Anong alam ng city councilor dyan? Wala! Ang may alam dyan, yung NIA, National Irrigation Administration. Sinabi na nga ni Karen Davila eh. Tanga talaga eh. NIA, which supervises the operations of the Magat River Integrated Irrigation System, said water releases from Magat Dam conducted on November 9 to maintain a safe water level in preparation for the typhoon rains. Eh, sobrang dami talagang tubig na binagsak. Oh, umabot na sa critical level na 193 meters above sea level. Pag lumampas pa dyan, masisira na ang ating dam. At pag nasira ang dam, mga Tabercats, walang control sa tubig. Baka mabura ang buong Cagayan Valley. Magat Dam's protocols on dam discharge and flood warning operations were strictly observed, sabi ng NIA. Ito pa sabi ng NIA. Lahat daw ng involved, lahat ng mga taong mahalagang makaalam ng impormasyon na to, all stakeholders were kept posted and updated as to the actual scenario of the water volume that may be flowing into their place on an hourly basis. Every hour, kada oras, nagte-text ang NIA sa mga tao na potentially tatamaan ng flooding, ng pagbaha. Bobredo. Nakita ko lang ha, grabe, sobrang bobo ni Bobredo talaga. Bakit mo naman tatanungin yung mga konsehal? Hindi naman sa minamaliit ko mga konsehal sa Cagayan, pero Diyos ko naman. Ang tanungin mo, yung humahawak ng dam. Ang humahawak ng dam ay ang NIA. At ang sabi nila, November 9 pa lang, nagpapakawala na sila ng tubig. Ang bobo talaga ni Lenny. Sobrang bobo niya. Oh, November 14, yung bumagsak na yung sobrang baha. Oh, nando na. Okay, ang OCD. Nandun ang OCD. Ronald Villa, Chief of OCD, Office of Civil Defense sa Cagayan Valley. Nandun na sila. Nag-aayos na sila ng mga gamit. Floating assets. Galing sa mga LGU. Tapos sabi ni Lenny Robredo, kulang pa daw ang ginagawa ng ating administrasyon. Huwag naman nila insultuhin ang effort ng ating AFP.
Kasi mga tower guards, ang dami nang naitulong ng armed forces natin. Kulang ba yan? 25,000 na ang ating PNP na nandun. Tapos, unknown number of AFP. Oh, hindi pa ba, kulang pa ba yan? Gumagalaw po ang administrasyon natin, mga tower guards. Gumagalaw. Gumagalaw po ang ating administrasyon. Tapos, babanat itong mga bobo rin katulad ni Nicky Valdez na artista lang, nakatira sa bahay nila. Nung, di ko alam kung binahaba to. Babanat na ano daw. Salamat daw dahil sa 70 na congressmen na pumatay sa prangkisa ng ABS-CBN dahil wala raw nakaalam na merong mangyayari sa Cagayan. Sobrang sakim doon nila. How does it feel to see people die? This is why we need news and updates. Kailangan buhay ang kapalit para sa kasakiman nyo. Yun ang sinabi ni Nicky Valdez. Hiyang-hiya naman sa yung NDRRMC na nag-sorry sa sangkat sa sambayan ng Pilipino dahil ang kulit-kulit daw ng text message nila. Diba? Hiyang-hiya din naman ang Philippine Information Agency Region 2. Tagal. Ayan, PIA Region 2. Hiyang-hiya naman ang PIA Region 2. Philippine Information Agency Region 2. Kasi katulong nila ang ibang mga lugar para magbalita. Kasama nila ang Radyo Pilipinas, DZCV Tuguegarao, Bombo Radyo Tuguegarao, at the Northern Forum Cagayan Valley para maagamit ng facility sa office. Para maibalita nila yung dapat ibalita. Iyang hiya naman. ABS-CBN lang talaga nagbabalita sa buong Pilipinas. Sko, nakakaya naman kayo, Nicky Valdez. Ito pa, si Kiko Panggigilan. Sabi ni Kiko Panggigilan, ito. Ang tanong lang din ng kabataan, nasaan naman daw ang priorities ng administrasyon gayong kinakaharap natin ang pinakamalalang krisis pang kalusugan at pangkabuhayan sa buhay nila. The government could have also done better in mitigating the impact of these natural disasters if only we are more vigilant in protecting our environment and judiciously using funds where they should go. Sabi ni Kiko Panggigilan. Nakakahiya naman sa ating AFP na nag-rescue ng 265,000. Kiko Panggigilan, umalis ka ba ng bahay mo nung panahong nagkakagulo sa Cagayan? Hindi ka nga pumunta ng Cagayan eh. Kasama mo si Sharon Cuneta sa mansion nyo. Nakakahiya naman sa AFP kayo. Nakakahiya kayong lahat sa AFP. Nakakahiya kayong lahat sa AFP. Sabi ng AFP, our soldiers, airmen, sailors, and marines have switched their firearms with ropes, life rings, and life jackets to respond to the cries for help during heavy and widespread flooding that affected our people. The AFP leads the SRR cluster and continues to work with other government agencies to save more lives amidst the challenges brought by natural calamities and a global pandemic, said AFP Chief of Staff General Gilbert Gapay in a statement. Mahiya naman kayo sa kasundalohan natin. Kiko Panggigilan. Nakakahiya kayo? Mahiya naman kayo sa mga AFP. Mahiya kayo sa ating CSG. CSG, tama. Ano, PCG pala, Philippine Coast Guard. Rolnedo. Mahiya naman kayo sa ating PNP. Na sila yung lehitimong tumutulong sa sambayan ng Pilipino. Yung mga taga-Ateneo, mga taga-UP, mahiya naman kayo. Mga tower guards, kung di nyo pa nababalitaan, sa Quezon, nung kasagsagan ng relief at rescue efforts, yung kasundaluhan natin inambush ng NPA. Alam nyo ba yun? Dito lang, last week lang.
BFP, Bureau of Fire Protection. Tama, BFP. Ang kapal ng mukha eh. Sa gitna ng rescue operation, inambush ng mga NPA ang kasundaluhan natin. Ang kapal ng mga mukha nyo talaga. Kakapal na mga mukha ng mga politiko na to. Itong si Kiko, si Lenny, tapos yung makabayan block na yan na hanggang ngayon pinagtatanggol pa rin yung mga NPA. Ang kapal nalaga ng mga mukha nyo. But anyway, mga Tabber Gods, no? At least tayo alam natin yung totoo. At least alam natin yung totoo. At tayo na rin ang magsasabi. Tayo, i-share na lang natin, mga Tabber Gods, no? Yung i-upload ko na video tungkol dito para malaman ng lahat ng tao. Malaman ng ibang tao kung ano ang katotohanan dito sa kwento na to. Kasi mga Tabber Gods, no, maski sa Facebook page ko, sa Facebook ko mismo, sa personal account ko, may mga nakikita ako doon ng mga friends ko na nagsasabi na mali sila ng pinaniwalaan nung una at naniniwala na sila ngayon kay Lenny Robredo. Diba? Mali yun eh. Kasi yun yung mga tao na na binabasa lang yung headline, kung ano yung mabalitaan, yun na yun, hindi nagre-research. Anyway, ilalagay ko yung ano, yung article tungkol dyan sa ambush ng NPA na yan. Sa description. Napasarap na naman tayo ng kwentuhan. Namiss ko kayong lahat eh. So bukas na tayo magka-shoutout ha, pagkatapos ng live. Namiss ko kasi kayong lahat, kaya pasensya na. Pero mga Tabber Gods, maraming po salamat sa 1,100 plus na nanood po sa atin tonight. Okay, maraming po salamat. At bukas pong muli, okay, 11 PM po tayo, huwag pong kakalimutan. Huwag nyo pong kakalimutan, i-share po ang video na ito. Okay, lalo po yung i-upload ko mamaya, no? Pakishare po yan. Sa inyo pong mga social media portal, sa Facebook, Twitter, kung saan-saan pa. Pakishare naman po mga Tabber Gods, okay? Bukas po, 11 PM. Okay? At huwag pong kakalimutan, hashtag MySintidoCommon at hashtag YellowFree2022. Okay? See you tomorrow everyone. And God bless you sa mga OFWs po natin. God bless your work today. Sa mga nasa Pilipinas po, pahinga na po tayo. I'll see you tomorrow. Bye!